So, what is up guys? Welcome back sa channel. Naisipan kong gumawa ng video ngayon. Ang topic natin ngayon ay may mga nagtatanong kasi sa akin bakit ako palaging nagsusuot ng cap. Ito, ikukwento ko sa inyo kung ano talaga yung dahilan ko bakit ako nagsusuot palagi ng sombrero. Yung mga nakakilala sa akin, hindi naman talaga ako pala suot ng sombrero. Meron po akong ano yan, tinatawag nating alopecia areata. Yung alopecia is yung tawag natin sa Tagalog is poknat. So, 4 years ago, nagpagupit kasi ako noon. Hindi ko pa talaga alam na may ganun ako. So, pagkagaling ko sa barbershop, pag-uwi ko, may nakapansin na parang may patch ako dito. Hindi ko banda. Maliit lang siya dati. Tapos, bumalik pa nga ako. Naalala ko, bumalik pa ako sa barbershop kasi sabi ko kay kuyang barbero bakit ako inukaan? Yung pala, sabi niya sa akin, sir, hindi kita inukaan. Meron kang, may poknat yan kasi makinis. So, pinacheck ko ngayon sa asawa ko. Sabi ko, may patch daw ako dito, may poknat daw ako. Totoo ba? Hindi, tingnan nila, talagang meron nga, maliit siya. Tapos, habang tumatagal, lumalaki na lumalaki eh. 4 years pa yun, 4 years ago yun. So, bakit ba ako, saan ba nakukuha yung mga ganyang sakit? Yung alopecia areata na yun. Ngayon nga, balik tayo sa nakaraan. 4 years ago, sa masasabi ko kasi na stress ako dati. Kasi pa yung mga nakakilala sa akin, okay naman daw ako pag tinitingnan nila ako ganyan. Parang wala naman akong problema. Pero ang problema ko talaga is before graduation. Hindi ko alam kung, siyempre, dahil mo iniisip, wala kang trabaho ng mga panahon na yun. Tapos, hindi mo lang mag-graduate ka, separate yung parents mo. Galing ako sa breakup. Tapos, yun nga. Pero, yung issue yung breakup na yun, baka mamaya, issue na naman yun. Masaya na ako kung ano meron ako ngayon. Kasi, pamilyado na ako. So, meron na akong asawa, meron na rin akong anak. So, wala na yun. Yun nga, parang sa daming iniisip ko, sabi sa akin, kasi nagpa-consult ako sa doktor, sabi sa akin, stress daw yan. Kung hindi stress, sa lahi. Nasa lahi daw yan. Pero, nakakapagtaka naman kasi makapal ang buhok ko dati. Tapos biglang nagpagupit ako, nagpaikli ako ng buhok, may napansin silang patch dito sa akin. So, yun. Para bang yung self-confidence ko sa sarili ko. Yung confidence mo sa sarili. Kumuha ba? Tapos, para bang ayaw mong makipag-usap sa mga tao, ayaw mong makikita ka ng mga tao. Ganun. Pag ayaw may gathering kayo ng mga high school friends nyo, mga college friends nyo, mga kaibigan mo, para bang iiwas ako palagi kasi ayaw akong makita nila may book na ako malaki dito. Kumbaga, nahihiya talaga ako. Hindi rin ako makapag-apply ng trabaho kasi ngayon nga, nahihiya ako. Alam mo naman mag-apply ang trabaho na nakabonet ako or nakasombrero ako. Lalo na pag nagkaroon ka ng trabaho, tatanggalin mo yun. Wala, parang buwaba talaga yung ano ko sa sarili ko. Ayun, parang buwaba talaga. Kaya parang dinibdib ko siya. 4 years dinibdib ko siyang ganyan na bakit ba nangyari sa akin to, ganyan. Apektado talaga, hiyang-hiya talaga ako pag nalabas ako. Ano bang naging epekto ng alopecia to? Ano bang naging epekto nito sa akin? Sa pang-araw-araw ko. Kaya nga, gaya nang sabi ko kanina, para bang gusto mo nalang magkulong sa kwarto, ayaw mo nang nakikita ka ng mga tao. Tapos, para bang wala kang nilang ginawa, kundi mo, para kung maikot na lang yung mundo ko sa loob ng bahay lang talaga ako. So yan, ipapakita ko sa inyo yung
August 1 hanggang ngayon, September 3, 2020. Ito yung picture niya. Ayan. Hindi lang halata kasi pag pinipicture ako yan, makaganan ako. Paano ko ba ginagamot yung ito nga, itong bocnat or alopecia areata? Ginagamot ko siya kasi nagpa-consult ako sa doktor, sa derma. Pa-consult ako sa derma. Binigyan nila ako ng reseta na ipapinapahid or ini-spray. Kasi marami na rin, actually marami na akong gamot na nasubukan. Nasubukan ko yung mga reseta nila. Siguro mga after 1 year, ganyan, 2 years, hindi nag-effect eh. Walang pagbabago. Parang lalong lumalaki pa. So, hindi na ako bumalik sa derma. Ginawa ko nga lang, nag-search-search na lang ako sa internet. At yun, sinubukan ko yung mga products sa mga online-online. Pero wala pa rin talaga eh. Halos ano, parang nawawala talaga ako ng pag-asa na tumubo ulit yung buhok dun sa area ng i-boknat. So, nakakahiya eh. Hanap nga ako sa internet, mga ganyan, sa mga Facebook, nagtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko kung paano ang gagawin, ganyan. Lalo na pag nagpapagupit ako, nahihiya ako kasi sabihin ko, ay ano, pakitago na lang po yung coconut ko, ganyan. Ayun, sabihin sa barbershop na pwede pakitago yung ano, gusto ko, ganyan, undercut tayo. Ayun. Hanggang may time din na dumating yung naisip ko magpakalbo na lang para pagka na-razor yun apantay sa hole sa anid ko para mong kalbo zero talaga. Kaso nga lang ang mahirap naman doon baga yung nagpagupit ka ng gano'n is mga dalawang tatlong araw lang kitang kita na agad yung poknat kasi mabilis tumubo yung mga buhay. E pagdating dun sa patch na yun, dun sa area na yun, talagang zero. Zero talaga. Wala talagang tumutubo. So, ang hirap lang talaga kasing, ano, yung gano'n na, ang hirap lumabas, so, totoo lang, lalo na pag may lakad kayo, outing, ganyan. Alala ko, naglaon yun kami, last year. Ang hirap eh. Tinatago mo siya na laging pag maliligo ka, basang-basa, tapos ito, wala ka talagang buhok dito. Kaya lang, syempre, dumating sa punto na kailangan mong tanggapin at i-enjoy mo na lang kung ano yung meron ka ngayon. At the same time, hinahanap mo yung solusyon, hinahanap mo yung gamot. Naisip ko na rin na okay lang makita nila, hindi ko naman kilala yung mga yan. Isang beses lang naman nila makikita yan. Nung nag-outing kami, edi pag-uwi ko ng Manila, wala na, hindi ko naman kilala yung mga yan. Sino ba sila? Diba? So ayun, naghanap ako ng mga gamot. Actually, ang ginagawa ko lang ngayon, ito yung ano, yung ngayon. Ginagawa ko lang dyan, nagpapahid lang ako ng, ay nag-drop ako ng Minoxidil Kirkland ang gamit ko. Tapos umiinom ako ng LX Nutrition, yung Hairfinity, para vitamins sa biotin. So far, ano naman, nabawasan yung hair fall ko pag naliligo ako. Kasi pag naliligo ako, pag sinampo ko yan, ang daming nalalagas. Lalo na pag kayong natutulog ka, tapos pagising mo sa umaga, yung pinagtulogan mo yung unan, punong-puno ng mga buhok, nalagas. Dati, pero sa ngayon, medyo natutuwa naman ako sa resulta. Nag-start kasi ako gumamit itong product na to. Hindi ko siya pinapromote ha. Sino ba naman pupromote ko? 264 lang naman yung subscriber ko. Ayun. LX Nutrition. Dito ako nag-stay.
Tapos yung Kirkland Minoxidil. One month pa lang akong gumagamit. Eto siya ngayon. Para bang may mga baby hair na tumutubo. Brush ko na lang sa screen. May mga baby hair na tumutubo. Tapos dito banda, kita naman na may bagong improvement. Yun ang mahalaga. Para bang hinahanap ko talaga yung hindi ako tumitigil hanggang dito na ay alam ko naman meron nga mas madala pa sa akin yung talagang wala ng buhok dito, talagang dito panot na ganyan ay nagkakaroon pa ng buhok ako pa kaya na ito lang naman yung problema ko. Isa pa papasalamat din ako din sa asawa ko kasi walang sawa talagang tinutulungan niya ako. Siya yung taga pahid ko dyan, taga nagpapaalala sa akin, ay minuha na ba ng gamot mo, vitamins mo, ganyan. Payo ko naman dun sa mga kasama ko or mga katulad ko na mayroong problema sa na alopecia areata na may pocknut din kung saan parte man yan, kasi yung iba talagang patch-patch na lang yan. Kaya ako ang problema ko lang dito lang. Ang payo ko sa inyo, huwag kayong ma-down, na tanggapin nyo sa sarili nyo na nagkasakit ka ng ganyan. So pagsubok lang yan, parang kailangan mo tanggapin, kasi pag hindi mo tinanggap yan, hindi tutubo yung mga buhok mo yan na gusto mong tumubo. Ang hirap patubuin, ang daling mawala ng buhok, ang hirap naman siyang patubuin. So huwag kayong mawala ng pag-asa, hanapin nyo lang yung solusyon. Nandiyan lang naman yan, lahat naman ng bagay may solusyon. Ang suggest pa nga sa akin, naalala ko na may nagsuggest sa akin na yung tanim o kaya yung parang yung parang tattoo na lang, titintahan na lang yan para magkaroon ng itim lang. Sabi ko ayoko. Kung sakali man na talagang hindi na tumubo yan, tanggap ko na sa sarili ko. Marami nakaka-relate dito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung ano yung ginagawa niyo sa araw-araw, tuloy niyo lang. Kung nahihiya kayo na makikita yan, kaya ko. Maliwalain niyo lang. Kasi once na iniisip mo palagi yan, may stress ka lalo. Lalaki lang lalaki yung pocknut mo. Basta huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi lang kayong mag-pray din, syempre hindi mawawala yun. Pray kayo palagi na kumain kayo ng healthy foods. Ayan, huwag yung puro junk foods. Ayan. Ano pa ba? Pag maliligo kayo, huwag nyo ganun masyado. Huwag nyo nagpwersahin. Ayan nyo lang na, yun tama lang, massages lang yung scalp niya. Ayan. Ganun kasi ginagawa ko. Sineshare ko lang yung idea ko, yung ginagawa ko. Wala pang, hindi pa makapal yung dito ko. Kasi makikita sa scalp. Ewan ko lang kung makikita niya. So, sana nakatulong yung video na to. Mga may problema rin sa alopecia, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, tuloy nyo lang yun. Huwag nyo patigilin yung mundo nyo dahil lang dito sa pocknut na yun, sa alopecia na yun, sa akin. Kasi pag ikaw sumuko, ikaw din ang talo. Kung saan tutubo yan, hindi naman siya yung pag pinahiran mo yung despot, meron ng buhok. Ano siya, mag-aanday talaga kayo ng mahabang panahon. Kung ako nga, 4 years talagang meron pa rin. Pocknut pa rin siya. At least, nakikita ko may improvement na. Yun lang yun. So, hanggang
nandito na lang siguro yung video. Sana mag-subscribe kayo para kasi mag-update ako sa mga susunod na buwan kung ano yung improvement dito sa alopecia ko. Sana kumapal na yung buhok. Hindi yung mukha, yung buhok. Sana kumapal na yung buhok ko. Sana matapos na yung problema ko sa buhok. Para hindi na rin ako nagtatago sa ano.